tatlong idol, Ginebra, Nina Jax si Maverick, Ahan Missy. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Habang off-season pa at kasalukuyan na ginaganap ang PBA on tour, marami na daw plano ang Ginebra tungkol sa malaking pagbabago sa lineup nila. Marami na daw silang players na pinagpipilian na punin para sa darating na season. Masusing pagsusuri daw talaga ang ginagawa nila. Dahil kahit umabot sila sa finals last Governor's Cup, ay alam nilang marami pa daw kulang o yung tinatawag na missing piece sa lineup nila. Kaya nag-iisip daw talaga sila ng mabuti sa hakbang na gagawin nila. Pero may isang player na available na yon at wala pa din kumukuha. Ito nga ay walang iba kundi si Maverick Ahan Missy. Masyadong mataas kasi ang sweldo na hinihingi niya. Nagkakahalaga lang naman ng 900,000 pesos kada buwan. Kayang-kaya naman daw ibigay ng Converge ang ganito kalaking halaga na sweldo. Pero naniniwala sila na hindi pa ganun ang kalibre ni Ahan Missy. At nasa average player lang naman siya. Hindi siya yung tipo ng player na kayang bumuhat ng team. Kung ganun kalaki ang hinihinging sweldo ni Ahan Missy at wala pa dun ang bonus at ibang kondisyon na hinihingi niya. Talaga nga namang sobra-sobra ang sweldo na ito. Magaling na player naman siya kahit papaano pero wala pa siyang napapatunayan. Halos 1 million pesos kada buwan din ang sahod ni Mikey Williams. Pero at least ang player na ito ay kayang bumuhat ng team sa finals. At nanalo pa ng finals MVP kaya deserve niya ang ganitong sahod. Hindi katulad ni Ahan Missy na wala pang napapatunayan. Kaya naman ayon sa mga source, sa dinami-dami daw ng plano ng Ginebra, hindi kasama doon ang pagkuha kay Maverick Ahan Missy. Lalo na kung ganun kalaki ang sweldo na hinihingi niya. Ni-reject na nga daw nila ang agent o manager niya. Pero kung sakali naman napapabaan niya ang sweldo na hinihingi niya, baka sakaling mapagbigyan siya ng Ginebra na mapasali sa team na ito. Pero kung mataas pa din talaga ay hindi-hindi daw talaga nila ito kukunin. Sa katunayan, hindi naman daw si Maverick Ahan Missy ang kailangan nila. Marami na daw kasi silang player na kayang sumalaksak sa ilalim. At marami na silang player na kayang-kaya umiskor. Ang kailangan daw nila sa ngayon ay isang shooter talaga. Yung tipong kapag nabigyan ng bola sa labas ay automatic nang maipapasok ang tiro niya. Kaya sa ngayon ay malabo talaga nilang kunin si Ahan Missy dahil hindi ganun ang style of play niya. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, idol, dapat nga bang kunin ng Ginebra si Maverick Ahan Missy? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito naman tayo sa isa pa nating balita. LA Dragons, home court advantage sa Macau. Ngayon nga nakilagdarmana ng PBA na balik action ang Bay Area Dragons sa darating na Commissioner's Cup. Ngayong October ay nagsimula na nga rin ang Bay Area Dragons na maganda at meron nga silang request na pinagbigyan naman ng PBA. Yan ay magkakaroon nga ng home court games ang Bay Area na gagarapin sa Macau, China. Kinumpirma na nga rin ang spin.ph na sinasabing PBA to hold some Commissioner's Cup games with Bay Area in Macau. Ay naman mismo kay PBA Board Chairman na si Ricky Vargas ay nakausap na nga nila ang Bay Area at gusto nga daw ng Dragons na makapaglaro sa Macau. At okay na rin naman daw yan at kinaprobahan ng PBA Boards. Ay tuwing Sabado ang magiging laro ng Bay Area sa Macau para mabigyan rin ng pahinga ang mga PBA teams sa Dadayo kontra Bay Area. Di magiging madali para sa mga opponan na bumiyahe papuntang Macau, China para lang maglaro kontra Bay Area. Pero magandang experience na rin yan para sa nila dahil mas magkakaroon nga sila ng more knowledge at bagong atmosphere kaharap ng mga Chinese basketball fans. Kaya naramdaman ng Bay Area Dragons ang advantage ng Barangay Ginebra last season kung saan buong series ay home court advantage ng Ginebra dahil sa Filipino fans. At yan nga ang dahilan kung bakit gusto rin ng Bay Area na makapaglaro sa Macau para naman sa kanilang home court advantage.